Okay, number 2, chapter 1, right triangle trigonometry. Continues na tayo sa ating lesson. Two acute angles are complementary if their sum equals sa 90 degrees. In other words, if 0 degrees less than equal angle A and angle B less than equal sa 90 degrees, then angle A and angle B are complementary if angle A plus angle B equals sa 90 degrees. So, complementary, ibig sabihin, yun nga, pinagsama yung dalawang angle, ang kanilang total ay 90 degrees. Okay, two angles between 0 degree and 180 degrees are supplementary if their sum equals sa 180 degrees. In other words, if 0 degree less than equals sa angle A and angle B less than equals sa 180 degrees, then angle A and angle B are supplementary if angle A plus angle B equals sa 180 degrees. Sa supplementary, yung dalawang angle daw, yung angle A plus angle B equals sa 180 degree. Tatawagin nating supplementary. Kaya parang ganito siya, oh. Kunyari, yung angle A tapos yung angle B, yung kapag ka pinagsama natin yung angle niyan, yung degree, kapag pinagsama natin ang total na sukat niyan is 180 degrees, tatawagin nating supplementary. Bali, pair of angles siya. Okay, two angles between 0 degree and 360 degrees are conjugate or supplementary if their sum equals sa 360 degrees. In other words, if 0 degree less than equals sa angle A and angle B less than equals sa 360 degrees, then angle A and angle B are conjugate if angle A plus angle B equals sa 360 degrees. So dito sa conjugate, ang total ng dalawang angle, yung angle A tsaka yung angle B, ang total daw is 360 degrees. Tatawagin natin conjugate. Table 1.1, the Greek alphabet. Ito yung mga symbol na gagamitin sa trigonometry. Bali, ang importante lang dito yung ano, yung alpha, beta, gamma, yung theta. Ito yung theta na sinasabi ko. Ito yung pi. Kung gagamitin ninyo yung iba, balikan lang ninyo itong video na ito para malaman nyo kung ano ang pangalan ng mga symbol. Okay, example, for each triangle below, determine the unknown angles. Mag-solve tayo, kunin natin ang nawawalang angle. Note, we will sometimes refer to the angles of triangle by their vertex points. For example, in the first triangle above, we will simply refer to the angle BAC as angle A. So dito, sinasabi niya na kapag angle A, ito, ang basa is angle BAC. Okay? Kunyari, angle C, ang basa is angle ACB. Okay, huwag tayo magpapalito doon. Okay, may triangle ABC tayo dito. So, yung angle A, may 38 degrees. Yung angle C, may 25 degrees. Solution for triangle ABC. A equals sa 38 degrees and C equals sa 25 degrees. And we know that A plus B plus C equals sa 180 degrees. Okay. Diba ang triangle, parati ko sinasabi, kapag pinagsama-sama lahat yung kanyang sukat na angulo, pag pinagsama-sama, ay mayroong 180 degrees siya na total. So,
may nawawala siya, angle B, hanapin daw ang angle B. So may talagang solution dyan, ito yon, A plus B plus C equals 180 degrees. 38 plus B plus 25, ito yung 38, yun yung angle A. Yung B, ito yung nawawala, plus B, plus 25, ito yung angle C. Equal daw yan sa 180 degrees. So B equals sa 180 degrees minus 38 minus 25. So paanong nalipat dito yung minus 38 tsaka minus 25? So dito, nag-minus tayo ng 38. So para maging 0, 38 minus 38 equals sa 0. So yung kung naglagay ka ng minus 38 dito, maglalagay ka rin ng minus 38 sa kabilang equal. Okay, kaya napunta rito yung minus 38. Ganun din dito sa 25, gagawin natin 0 to. Ano ang ima-minus natin para maging 0? 25 minus 25 equals sa 0. Tapos sa kabila naman, maglalagay ka rin ng minus 25. Kaya napunta rito ang minus 25 degrees. So B equals sa 117 degrees. So yung B ang naiwan dito sa kabilang equal. At ang sagot is 117 degrees. Check kung tama for triangle ABC. A plus B plus C equals sa 180 degrees. 38 plus 117 plus 25. Yung 38, yung angle A. Yung 117, ito yung sagot natin sa B. Plus 25, ito yung angle C. Equals sa 180 degrees. So, pag pinlas natin, 38 plus 117 plus 25 equals sa 180 degrees. Equals sa 180 degrees. So, kapag parehas, correct. Mahusay. So, dito, nagbigay uli ng example. Solution for the right triangle, DEF, E equals sa 50 degrees and F equals sa 90 degrees. And we know that the two acute angles, D and E, are complementary. So, D plus E equals sa 90 degrees. So, D equals sa 90 minus 50 degrees. D equals sa 40 degrees. So, dito pa lang masosolve na natin sa imagination natin. Yung 50 degrees, ito, parati ko sinasabi, kapag may ganitong symbol ang triangle, ang angle, equal yan sa 90 degrees. So, meron ka ng 90 degrees, meron ka ng 50 degrees, ang hahanapin mo na lang is yung angle D. So, sa imagination pa lang, masosolve na natin na 180 minus 90 minus 50, yun na yung sagot. So, may solution? May solution na tama. Ito yung solution na tama. Gayahin natin to. So, ngayon, paano natin i-explain? Paano naging D equals sa 40 degrees? So, ito yon. So, D plus E equals sa 90 degrees. Ito yon. So, yung D plus yung E daw is 50 degrees equals sa 90 degrees. Complementary. Ibig sabihin, ang sum ng dalawang angle is 90 degrees. Okay? So, huwag tayo magpapalito. So, D plus 50 minus 50. Bakit minus ko siya ng 50? Kasi para mawala ang 50 rito, malipat sa kabila. So, ang D lang ang matitira. So, kung naglagay ka ng minus 50 rito, maglalagay ka rin ng minus 50 rito. So, 90 minus 50 equals sa 40. D is equal sa 40 degrees. Check kung tama for triangle DEF. D plus E plus F equals sa 180 degrees. 40 yung sagot natin sa D. Plus 50 yung given sa E. Plus 90 degree yung given sa F. Ang simbolo nito is 90 degrees. Equal daw sa 180 degrees. So, pag pinlas natin yan, 40 plus 50, 90 plus 90 is equal sa 180. Equal sa 180. Kapag parehas, correct, mahusay. So, dito, nagbigay uli ako ng example.
For triangle XYZ, the angles are in terms of unknown number A, but we do know that X plus Y plus Z equals 180 degrees, which we can use to solve for A and then use that to solve for XYZ. So, ibig sabihin, pag nakuha na natin yung alpha na ito, malalaman na natin yung sagot. So, tignan natin ang solusyon. So, alam natin na ang triangle ay may equal siya na 180 degrees. So, ang ginawa natin, i-add natin lahat to. Total, pare-parehas naman ang kanyang mga symbol. So, A plus 4A plus A equals 180 degrees. So, A plus 4A, 5A plus A equals 6A. Sa algebra to. Tinuro ko na rin sa mga nauna kong video to. Kung gusto nyo, panoorin nyo yon. Pero gagawa pa ako ng mga example para lalo nating matutunan ang trigonometry. So, kapag nakuha na natin, 6A equals 180 degrees, makukuha na natin ang A. So, A is equal sa 30 degrees. Okay? Paano nangyari? A equals sa 30 degrees. So, ito yon. 6A equals sa 180 degrees. Para matira ang A, divide both side by 6. Didivide natin both side by 6. Kasi equal sign. Kung nag-divide ka ng 6 dito, mag-divide ka rin ng 6 dito. Ganun lang ang sa algebra. Algebra to eh. Okay? So, 6 divided by 6 equals 1. Ang sagot is 1A. Pwede na lang natin isulat na A. So, equals sa 180 degrees. 180 divided by 6. A is equal sa 30 degrees. Okay? 180 divided by 6 is equal sa 30. So, ibig sabihin, nakuha na natin yung alpha. Yung A. So, A is 30 degrees. A is 30 degrees. A is 30 degrees. So, ito yon. X is equal sa 30 degrees. Z equal sa 30 degrees. Okay, paano ito? Yung 4 tapos may 30 degrees. So, ita-times lang natin yan. 4 times 30 degrees is equal sa 120 degrees. Kaya ang magiging Y natin is equal sa 120 degrees. 4 times 30 equals sa 120 degrees. Okay? Check kung tama for triangle XYZ. A plus 4A plus A equals sa 180 degrees. 30 plus 120 plus 30 equals sa 180 degrees. So, itong 30 nito, ito yung angle X plus 120, ito yung sagot natin sa 4 times 30, yung angle Y. So, ito yung 4A. So, itong 30 nito, ito yung value ng A sa angle Z. So, equal yan sa 180 degrees. Tama, 30 plus 120, 150 plus 30, 180 equals sa 180. Balance ba? Kung balance, correct siya. Mahusay. So, ang next lesson natin is Thales Theorem and Pythagorean Theorem. Hanggang dito na lang. Keep watching. Bye-bye.